yung password. Yung OFW pag dumating na ng abroad. Kuya Bong, ano ba? Yung 3,000 dati, kakasya. Kasya. Yan. Ganun labit yan. Sa Pinas ka pa, ang 3,000 talagang sakto na sakto sa pagkain. Pero pagdating ng abroad. Kung makakuha ka na, makapunta ka na sa abroad, naku, ang 20,000 kulang na kulang yun. 20,000 kulang. Maghanap pa kahit saan ang kulang. Yan talaga, ang iba talaga ang... Sakit lang na. Magkaiba talaga ang OFW. Iba talaga ang... Hindi nag-abroad. So dapat anong magawin natin para... Huwag na mag-abroad, kakasin. Ang gawin natin, ikaw nilang magtuhan sa sarili mo. Anong gawin mo? Pagkasin. Dapat yung mindset pa rin, kung sa Pilipinas pala. Dapat naka-organize. Mag-budget ng pera sa mapakasya yung 3,000. Ang asawa kasi natin, dapat lumiit ang sundo, marunong mag-budget. Kung malaki ang sundo, di na marunong mag-budget. Yan talaga. Umiiba ang mindset, no? Oo, iba talaga ang isip ng asawa natin. Baka kuwan siguro. Lumiit ang ulo dati, kayo lumaki ang ulo. Baka kuwan siguro, baka tao dito, baka... Baka umiiba ang kwan, umiiba ang pananaw sa buwan. Kasi ang mga kwan kasi gusto nila, lalong lumamahal. Baka hindi na nagmamadyong, alisa akong piraso. Hindi na yung nag-anap ng mga doon na sa mga. Oo, yun sinasabi ko. Kasi dati, yung mga anak mo bang? Parang tama-tama lang yung budget na binibili. Ilan anak mo? Pero nung lumaki na. Isa lang. Lumaki ng budget. May sawa na rin ang anak ko eh. Binibili na ng kwan, mga mamahalin ang binibili. Ang anak ko dati, pag alis ko ang saya-saya, sabi niya, Papa, bumili ka ng motor kasi parang pang service ko sa school. Bumili ako ng motor para sa kanya. Oo, nagka-service ang motor, may service na rin ang siyota niya. Pagbalik, may anak na. Ay, trophy na pala. Iba talaga itong... Salamat tayo, nakamotor ako. Ibang dapo ka pa. Napapalaki yung budget. Ang iyong isipin ng OFW, magandang buhay. Kaya pala nagpabili ng motorbong. Saan nga, pupunta ng hotel. Para pagpunta ng hotel, may service na sila. 3,000, napapasya, 20,000 din, no? Pagbalik sa pagdating ng tatlong buwan, isang buwan na rin bata. Nandip natin mga makasave. Ang gawin natin ko kasi, di kakain ka ng kubos. Pagkasave ka, kubos. Itipirin natin. Gatas 1 real. Busog ka na nun. 1 real ang kubos. Yung ginagawa ng ibang sa abroad, tinitipid yung sarili na lang. Yan talaga. Yung pagkain na lang mong pandaw. Siguro yun lang ang katawan ng busog. Itlog at saka kwan. Kubos. Noodles. Ang bansa ano, Indomie. Iba talagang ano. Ano ba yung tips natin iba? Para makasave. Makasave ka. Talagang magbibili ka ng itlog, isang drink, isang gawin mo isang buwan yun. Eh, pag-uwi mo, di ba, pakita mo yung resibo. Kung hinanapan ka ng ano, ipon. Paring ito, paki-compute mo ka mo. Yung karanasan mo pa rin, Chris, ano ba? Sa 10 taong ko naman dito, ayos naman. Napag-aral ko yung mga anakes ko. Napag-graduate na lahat. Success naman, maski mo paano. Importante lang. Nakakaraos ang pamilya. Matapos mo. Yun lang naman goal ko, mapagtapos mo lang. Okay naman, kahit na naghirap ako sa kuhan, pamilya. Para sa pamilya. Pero nakabili-bili ako mga konti. Baba. Meron naman pala asa ito. Kaya... So para sa mga card, para sa hindi pa nag-abroad, ang advice natin? Kung hindi pa nag-abroad, mag-isip-isip kayo na... Bago umalis. Bago umalis. Isipin nyo mabuti at saka... Lang bulo mo ka mo. Purpose nyo sa pag-abroad. Gagawin galaw. Gawat gagawin nyo. Ba't galaw mo? Ano muna? Ilista muna. Dapat pan buo ang Manila. Buo ang kaluban na mag-abroad. Kasi yung mayroon kasing kwan, mayroon kasing isang tao na pag dumating yung OFW, pag nung umalis na Pilipinas, kwan lang siya. Talagang first family lang ang kwan niya, ang boss. Pero pagdating doon sa abroad, maraming nakakaalala. May mga uncle na, may mga friends. Hindi kamag-anak. Halos mga kamag-anak. At din mo kanila, pag-uwi mo siya lang. Sa dati, wala ka pa ang kamag-anak noon sa nag-abroad ni ka pinapansin. Pero nung abroad ka na? Ngayon nang abroad ka na, daming pumapansin kahit hindi mo pa rin pinaparinti ka na. So ano? Kahit mo kaibigan mo na. Ano ang ating advice sa kanila? Kung mga advice sa mga tao na ganyan, dapat isipin nila ang kahirapan dito sa bansa. Isipin nila na anong hirap dito.
kung sakali kung sila ginakasulot ng mag-ibang lugar lang sila na makauwi sa pamilya, ganoon din sa abroad. Hindi makauwi sa pamilya, kahit isang buwan, dalawang buwan, sisinira na din sa abroad. Ganoon din dito. Na yung pagiging OFW ay hindi lang basta-basta, no? Nandun yung sakripisyo ng oras mo, yung tiyaga mo, yung pawis mo. Ganyan talaga. Minsan kulang pa sa tulog, no? Walang tulog ka. Dalawang araw, dilat mong mata mo. Tinitiis para sa pamilya. Para sa kinukasan ng pamilya. Yung si Wins, si Wins, si? So kailangan maging matatag para tayo. Sa mga tukso, no? Diba? Tukso, sa mga... Matatag ka talaga tukso. Matatag sa music. Sa tukso, tukso, dami na tukso. Hindi mo na rin sabi ni Pastor, pag may tukso, tumakbo ka na. Takbo! Yun lang, dapat maging matatag at maging matalino sa pag-save. Kahit anong hirap sa dito sa ibang bansa, dapat may na pundar. Pundar ka kay kunti lang. Pang ba, pang lupang maliit, bahay maliit, kabo na kambing na maliit. Kalabaw na maliit na. Kambang na kamaat. Yung kahirapan natin, sulit na sulit pa. Kasi nang araw, may mabinta ka pa. Sa kaso pa siguro, pag sa abroad siguro, dapat focus lang sa pamili. Para hindi ka mahusay. Ganyan dapat. Focus sa pamili. Maghanap ka na. Nandito tayo because of the family. At nandito tayo dahil sa pangarap natin. Yun yung sinasabi ko mo. Pumunta ako sa ibang bansa para maghanap buhay. Kaya ang ibang ginagawa, pumunta ng ibang bansa para maghanap ka na ng ibang... Tiyari naman na ako mo. Okay, so nandiyan lang yung vlog natin mga kabayan. Yan ang mga hinaing at mga puso ng OFW. Okay, subscribe my YouTube channel, Ranel TV. Okay, see you next time. Bye-bye.